tuwing Pasko, nagbe-break kami ng girlfriend ko! Anong ginawa ko sa'yo? Bakit lagi na lang masama ang Pasko ko? Puro malas ang ginagawa mo sa akin! Ikaw may kasalanan nito! Naririnig mo ba ako? Gusto ko malaman kung bakit napakamalas ko. Bakit? Wala naman akong ginagawang mali. Anong kasalanan ko sa'yo? Ha? Sumagot ka! Ba't ayaw mong sumagot? Ano? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? Alam mo naman na allergic ako sa kasal. Lahat ng girlfriend ko na binibigay mo sa akin, gusto magpakasal. Alam mo naman, hindi pa ako handa. Ang labo mo talaga, ang labo mo. Ano ba? Tama na, Fritz. Ano ka ba? Sige na. Ano ka bang kulit mo naman sinabi ng tama na eh? Ano ba? Pastos mo ah! Hey! Yvette! Ano ba, Yvette? What's wrong? 6 months na tayo mag-steady ah. Tapos kung umarte ka, parang 16 years old ka na. First time mo nakapag-date. Eh, para kang manyakis, no? Likot-likot ng kamay mo. Eh, natural lang naman yun sa mag-shota. Oh, come on, Yvette. Don't tell me na first time mong nakapag-date. Hindi nga, no? Pero yung mga iba naman nirespeto ko. Okay, I respect you. In-express ko lang naman yung feelings ko through hugging and kissing. Hindi lang ang hugging and kissing yun, no? Hindi na tayo bata. Sooner or later, magpapakasal na tayo. And what's wrong with what we're doing? Basta ayoko. At saka isa pa, hindi ako nagmamadaling magpakasal, no? You mean to say, parang naglalaro lang tayo? I didn't say that. You know what? I hate a tease. Ayoko sa babae yung pakipot. Hoy, hindi ako pakipot, ha? Kaya ba ako binabasos at... Aba! Hoy! Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Pwede ka nang umalis! Lalo na ako! Hoy! Hoy, sasali! Hoy! Yung bag ko, no? Ayan, umuwi ka mag-isa. Napakasama mo talaga. Tulad ng mga bituin sa langit. Wala na kayong ginawa kundi panoorin kami mga tao. Watch us suffer! Bakit lagi ganito? Pagod na ako. Ayoko na maghirap. Siguro, tuwing naghihirap ako, pinagtatawanan mo ako, ano? No? Ilan beses na ba ako inispital ng mga girlfriend ko? Siguro tuwing nangyayari yan, pinagtatawanan mo ako. Ano? Ha? Di ba? I don't even know how I got here. What am I doing here? It's supposed to be a lover's place. What am I doing here, ha? Paano ako napunta rito? Siguro napadpad ako dito dahil gusto mo, ano? Because you want me to do something stupid so you can laugh at me, ha? Hindi ko man lang alam paano ako napunta rito. Para akong... Siguro pinagtatawanan mo ako ngayon, ano? No? Ha! Sigurado, pinagtatawanan mo ako.
Siguro nagpunta ako dito para tapusin na yung buhay ko. No? You want me to kill myself? Ha? Huh? You really want me to kill myself? Perfect place! I'm here! Ang laki ng dagat! Sa lalim ng tubig na to, sa sobrang dumi, hindi pa ako marunong lumangoy, siguradong patay na ako! Ha? Huh? That's what you want, no? I'll give that to you! I'll do it now! Miss, tulong naman, oh. Tulungan mo ako. Bakit? Ano eh, nakita ko tong baby doon sa may basket na may ilaw. Basket na may ilaw? Doon, sa tabi ng dagat, oh. Ayan, oh. Teka, ba't nawala? Andiyan lang yan kanina, eh. Oh, abay, mali ko dyan. Ba't ako tinatanong mo? Saan nagpunta yun? Basket na umiilaw? Oo, nakita ko talaga. Dito galing yun, eh. Doon galing yung baby. Sige. Basket na umiilaw na may lamang baby. Oo nga, ito yung baby. Okay ka lang? Hindi ka ba? Baka naman nagda-drugs ka, Miss, o ano? Matino akong tao, ano? Alam ko yung nakita ko. Ano ba, tutulungan mo ba ako o hindi? Alam mo, mabuti pa siguro. Dali na lang natin ito sa presinto. Baka mamaya bago mo sa operandi yan, eh. Mamaya, makasuha pa tayo ng kidnapping. Nakakatakot yan, no? Ano? Sige, saan? Dito, may malapit akong alam. Halika. Sige. Chief, maniwala ka. Nakita ko yung baby doon sa loob ng basket. Lumulutang palapit sa akin. Maliwanag pa nga yung basket, eh. Kaya napansin ko sa dilim, eh. Eh, ano naman ginagawa mo din sa batuhan? Eh, wala, eh. Magpapakamatay sana ako doon, eh. Ano? Magpapakamatay ka? Oo, eh. Kaya malalim yung tubig doon. Hindi naman ko runong lumangoy. Tatanon sana ako doon. Tapos napansin ko tong baby na to. Nandun sa loob ng basket. Kaya ang chief mo naman! Ba't ganun? Magpapakamatay ka doon pa? Chief, ah. Oo nga naman. Bakit doon pa? Bibigyan mo pa kami ng problema. Oras na makikita yung bangkay mo. Eh, teka. Bakit yung pagpapakamatay ko yung inuusisa nyo? Eh, dapat hanapin nyo kung sino yung magulang ng baby para masaoli sa mga magulang niya. Kilala mo ba yung magulang niya? Hindi, Chief. Eh, kung kilala ko, di sana ako na nagdala sa kanya. Kung ganun, hintayin natin na may maghanap dyan sa bata. Pansamantala, dalhin niyo muna sa DSWD. Ano? DSWD? Eh, dami-daming bata doon. Kuwawa naman tong baby. Sino ba siya? Ah, oo nga pala. Miss, ano nga pangalan mo? Yvette Sebastian. Ah, ako pala si Jonathan. Hello. Yvette. Hi. Hindi ko nga natanong kanina. Oo, ngayong magkakilala na kayo. Anong plan niyo sa bata? Kasi kuwawa naman ho itong baby, pwede kaya bukas na lang namin ibigay ito sa DSWD? Sa amin na lang muna to. Oh sir, kung pwede lang, kami na muna mag-aalaga sa kanya. Good! Nasa akin naman ang address nyo at saka telephone number. I-report ko na lang to para mapasya lang kayo ng representative ng DSWD. Okay. Okay. Salamat sir. Ano? Tuloy na tayo. Gusto tayo? Okay. Lambag mo. Thank you po. Salamat, sir. Sige. Dito tayo, dyan. Yan. Teka, dyan ka lang natin umagata. Sa bahay na tayo. Bahay mo. Salamat. Ay, ko. Laki pa. Hindi naman. Ha? Alika, pasok ka muna. Kasi so, bukas na, oo. Bukas na yan. Tara, tuloy.
Day. Ika, pasok ka. Ay, baby. Thank you. Oh, ganda. Ang cute naman. Ano kaya itatawag natin sa kanya? Parang gusto kong ano, angel. Kasi mukha siyang anghel, di ba? Tinawag. Angel? Oh, sige. Cute, di ba? Angel. Kung yan ang gusto mong yung pangalan, okay na rin. Angel. Okay, no? Oh. Angel. Ano ba yan? Babae o lalaki? Teka. Ano pa nga ba? Tingnan mo nga. Hindi pa namin alam. See? Huwag ka boy ka ba o girl? Ay! Lalaki! Boy! Teka muna. Eh, di kung boy, hindi pwedeng angel. Paano yun? Tawagin natin angelo. Angelo, lalaking angel. Oo, di ba? Pwede. Oh. Hello, Angelo! Alam, piiyok na. Siguro nagugutom na. Angelo. Okay yun, no? Angelo. 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 Anak. Ayaw mo, Angelo? Ayaw? Pasensya na, nag-distorbo kita. Hindi, okay lang yun. Kawawa nga yung bata eh. Tsaka diba sabi mo mag-isa ka lang sa bahay mo? O paano maaalagaan yung bata? Yun na nga, mabuti lang, mabait ka at medyo concerned ka kay Angelo. Mm. Eh, kahit papano eh, swerte na rin siya. Mm-mm. Anyway, ito yung calling card ko. Pag may problema ka, tawagan mo lang ako anytime. Andyan na yung residence ko, office, lahat. Ah, wala na siguro maging problema pero sige, natago ko na lang din to. Just in case lang. Okay. May problema ka. Okay? Okay. So, anyway, hindi kayo magagalit yung parents mo na andito si Angelo? Hindi, hindi. Kasi yung parents ko nasa States. Kaming dalawa lang ni Inday nandyan sa bahay. So, by the time umabot yung balita dun sa mami at daddy ko, wala na siguro sa atin si Angelo. Diba? Siguro nga, no? Mm. Oh, sige, thanks ha. Mauna okay. Na ako. Okay. Okay. Good night. Oh, kaya mo talagang alagaan yung baby. Oo po, ako naman bahala dito. Sigurado ito matutulog ito maya-maya. Kaya kayo magpahinga na kayo, Itay. Hindi, kung marunong na ako talaga mag-alaga ng bata, eh ako na ang tatabi niya sa pagtulog niya. Okay lang po, kayang-kaya ko to. Para at least makapag-practice na ako para pag meron ako sariling anak, edi marunong na ako. Tama ba itong ginagawa kong pagkarga? Ewan po, hindi ako sigurado kung si alam mo naman eh. Wala. Dalaga pa pala kayo. Ako nga pala. Ayan, no? Ay, teka. May tatanong ako sa'yo. Ano po? Matagal mo na bang kilala yung poging mama? Si Jonathan? Eh, kakakilala ko lang mo kanina, no? Pogi, ano? Pogi? Pogi ba? Eh mo, hindi ko napansin. Kala ko boyfriend. Inday, pwede ba, no? Kakakilala ko lang boyfriend na kagad. Matulog na ho kayo. Ako na ang bahala dito. Matutulog na ito mamaya. Sige ha. Ba ito? Oo, bye-bye. Bye-bye. Good night. Night. Sige ho. Tulog ka na ha. Hindi ko alam pa paano ko dapat tutulogin pero tulog ka na. Okay. Hello? Oh, Yvette. Bakit? Stress ng umaga. Ha? Sige. Ganon? Sige, pupunta ako dyan. Huwag ka magadala. Antay mo ako dyan. Sige, pupunta na ako dyan. Sige, bye-bye. Sakit sa kanya eh. Eh, hindi ko nga alam. Eh, kung ikaw naman kaya maghili. Please. Eh, wala akong alam dyan. Hindi ko marunong. Eh, wala rin naman akong alam. Dali, ikaw na baka naman yung amoy na hinahanap mo. Ikaw nakapulot dyan eh. Angelo, Angelo. Tama na. Hello. Tama na. Don't cry. Oh, andito
na, Papa. Yan. Matulog ka na. Baka mapagod sa kakakaya kung tumigil. Pasok ako kasi umiiyak yung bata eh. Napasarap ka. Kayo ng tulog yata. Sisipiho. Christine, matatapos na ba yan? Opo, ma'am. Ah, kasi kailangan ko yan mamaya eh. Kaya ako pwede bilisan mo. Tapos pag natapos mo na yan, i-print mo na. Ha? Opo. Okay. Hi. Just want to say, I'm sorry dun sa nangyari sa ating isang gabi. Promise, hindi niya mauwi. Ah, sadali. Hello? Oh, Jonathan. Ano? Ngayon na pupunta yung tika DSWD? Sadali, sadali. Huwag kang alis. Huwag na ibibigay yung bata hanggat hindi ako dumadating. Oo, pupunta ako dyan. Okay, okay. Bye-bye. Sino yung Jonathan? Wala. Ano nga ang isang sabi mo kanina? Ah, yes. Sabi ko, I'm sorry. Hindi na makaulit. I promise. Okay, okay. Apology accepted. Alam mo kasi ganito yung Fritz. Meron na akong pupuntahan ng napaka-importante. Tapos magkita tayo mamaya. Okay? Pwede yun. Okay yun. Sandali lang. Sino ba yung taong napaka-importante na yan? Mas importante pa ba sa akin? Hindi. Hindi importante yung tao. Yung bata. Yung bata ang importante. Okay? Ano? Sinong bata? Fritz, please. Pwede. Kasi nagmamadali nga ako eh. Magtawagan na lang tayong dalawa mamaya ko sa tayo magkita. Okay? Salamat sa bulong laki. Iwan ko muna dito. Okay, sila. Christine, ano yung sinasabi ko sa'yo ha? Pagkatapos mo, pagka-print mo, bigay mo kay Mr. Valencia. Okay? Bye-bye. Bye. Ikaw pala yung civil engineer nagtatrabaho sa Tunnel View Construction Company. Ilang taong ka na sa company? 4 years na po. Binata ka pa pala. Girlfriend mo? Ay, hindi po. Tinutulungan niya lang po ako mag-alaga kay Angelo, yung baby. Sinong Angelo? Itong baby namin. Baby. Yung baby na nahanap namin. Ay, nakita. Nakita namin. Oh, sige. Thank you, Mr. Marcelo, ha? Kinamundo. Anytime na gusto mo siyang makita, bukas ang pinto namin para sa inyo. Miss, pwede mo bang sama na lang muna itong bata? Totoo, hindi pa naman mo nahahanap yung tunay ng magulang eh. Pwede mo. Oo nga, Miss. Kung pwede, kami na muna magiging parang foster parents niya. Total, malapit na yung Christmas. Tsaka di ba meron kayo dun sa inyo na share a home pag Christmas? Alam mo sa akin, walang problema. I-refer ko lang sa superior ko yan. Total, as you said. Christmas naman talaga. Talaga ho? Naku, maraming salamat ho, Miss. Pero i-refer ko sa superior ko, ha? Basta pumayag sila, I will call you, and then makakapunta kayo dito, fill up necessary forms. No problem. Sige po. Pero sana po kumbinsin yung sila na okay lang. Oo naman. Thank you. Angelo? Paano na maririnig pero feeling ko naririnig na. Tulog yun. Oo nga eh. Sami ka na magpapasko! Alam mo, dalawang araw na akong di nakakatulog. Yun pa kayo yung feeling mo in love. Ang ibig sabihin mo ay, in love ka sa akin? Oo naman. Ito ba yan? Oo. Sigurado ka? Oo naman. Ikaw daw, baka naman nalulo. Oh, Yvette! Wait! Jonathan! Iwan ko muna dito si Angelo. Pupunta yung shot ako sa bahay mamaya eh. Mag-uusap kami. Baka magkabalikan kami. Asiwa naman pag nandun si Angelo eh. Hindi pwede kasi may lakad kami. Bukas ka na lumakad. Iwan ko muna siya dito. Papa, sandali. Pupunta. Babalikan ko si Angelo bukas. Dito na muna yan. Pare, sandali ah. Sino ba? Sandali. Fritz, si Jonathan. Si Jonathan yung kinukwento ko sa'yo. Remember yung kinukwento ko sa'yo? Jonathan, si Fritz yung boyfriend ko. Nice to meet you. Yun. O ano, iwan ko na siya rito. Kunin mo na.
Okay? Wala na akong magagawa, no? Balikan mo na siya bukas. Alagaan mo, ha? Sige, sayo muna siya. Oh, wait, alaga mo na. Hindi ka pala papaalam. Magkabi ka muna. Say bye-bye. 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 Sige. Hello. Hello. Hindi yan? Hindi na matutuloy yung date natin ngayon. Eh, ayaw mo nun for a change, edi dito na lang tayo sa bahay. Diba? Tapos laruin na lang natin to. Laruin na lang natin si Angel. Ano si babies yun? Ano? Tinan mo nga, ang pait-pait nito. Tinan mo. Babies, na laruin na natin to. Hello. Say hello to Tito Fritz. Oh, wait lang, tinan mo, inaabot ka pa. Hello. Ay, naku, nainip na. You want to play? You want to play? Yeah? Pinainom mo na ba ng gamot? Sinunod naman lahat ng utos ng doktor eh. Pero parang ayaw bumaba yung lagnat niya eh. Hindi ko alam. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Ba't mabilang nagkalagnat na lang to? Ewan ko, kanina. Kaninang umaga, okay pa naman siya eh. Naglalaro pa, tumatawa pa. Tapos bigla ngayon parang... Yan o, parang may sakit eh. Ay naku, alam mo, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ha. Busy yung telepono mo, baka naman napabayaan mo to sa kakatelebabad mo. Yvette, give me a break. Hindi naman ako ganun ka-responsable, no? Aba, malay ko, no? Hindi mo naman sinasabi doon sa girlfriend mo na meron ka ng anak. Hindi ko pa pwede sabihin kay Wendy. In time sasabihin ko sa kanya, baka mabigla siya. Eh, kakabalikan lang namin eh. Alam mo, okay lang i-prioritize mo yung girlfriend mo ha. Pero huwag na huwag mong papabayaan to si Angelo. Teka, kailangan na uminom ng gatas to. O, bilisan mo na mag-tip na ka na. Bilisan mo, baka naman nagugutom na to. Okay, baby. Gagaling din ikaw doon. Ano ka ba? Eh, pinamadali mo ako eh. Aba, sinabi ko, bilisan mo, pero ingatan mo naman yan. Ay, nako. Ako na nga. Ba't tayo mo ito? Ako na, okay? Ako na. Titip na ng gatas eh. Ano? Sorry ah. Medyo nakatarantan lang ako eh. Kailan nagkasakit si Angelo eh. Hindi ko lang gagawin ko. But then sorry. Kasi natataranta lang ako, okay? Tataranta din ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pwede lang sana, ilipat ko na lang yung lagnat na sa akin eh. Oh, naman. Eh kung sa'yo, di sa akin na lang. Ang ino, kailangan mo uminom ng gatas, okay? Ang mami niya ang kamukha nito. Tsaka tinan mo naman kulay na kulay pa lang. Sabago, sa kulay, pareho kayong kulay. Oo. Iba yung kulay ko eh. Oo, wala. Hindi mo siya kamukha. Pero dahil ako nakakita sa kanya, dapat mas kamukha ko siya. Diba? Sige na nga, sige na. Pero teka lang ha. Maiba lang ako ng konti. Kasi pero napansin-pansin dito sa bahay mo. Parang ni isang Christmas decor, wala. Ba't ganun? Pasko na, wala pa rin Christmas decor. Wala pa kasi akong panahon mag-ayos ng Christmas decoration dito eh. Tsaka... Wala eh, si Angelo lagi ko inalagaan kaya hindi ko magagawa. Pero siguro ngayon gagawin ko dahil andito ka na rin, ayusin ko na rin, kunin ko mga Christmas decoration, ayusin ko na rin. Ayusin mo? Oo, dahil okay. Alagaan naman si Angelo. Tignan mo, super tingin talaga siya sa akin. Diba? Oh. Looking at mami. ito, gusto mo? Akin na kawa ka po. Baka mahulog ha? Wala, mahulog na yan, pero hayaan mo na. Sige, babalik okay. Na ako. Okay, say bye-bye, daddy. Ang ibo, ganun na yung gagawin tayo ngayon. Tulog ka na! Uy! Sorry ah.
I got the wrong door. Okay. Yvette! Oh! Ito na yung Christmas decoration ko. Uy! Yeah, may, ito yung Christmas tree ko lang. Uy, tignan mo naman, nakatulog na oh. Oo nga, no? Sabihin nun, break na naman kayo. Sakla. Baby? Ito kaya tang kailangan mo dito may sick cream. Kasi si Daddy, nasan pala? Cute ko. Maliwanag yung plano, di ba? Bakit nagkakaganito? What's wrong with you, Bob? What's going on? Siguro, pare, ako ang dapat magtanong sa'yo kung ano ang nangyayari sa'yo. Ano? Eh, simple lang naman ang problema mo eh. Dati, mas mabibigat na problema pa ang dumarating sa buhay mo. Hindi ka agad dumingit ang ulo mo. Pero ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa'yo? Ewan ko nga ba. Apekto na yata yung trabaho dahil sa personal life ko. Shaky na naman yung relationship namin ni Wendy eh. Hindi ko nga maintindihan mga babae. Naguguluhan na nga ako eh. Dati, she has her dreams of having a child. Na hindi ko masyadong pinapansin. Tapos ito ngayon, dumating si Angelo sa buhay namin. Well, sa buhay ko. Hindi ko nga alam eh, parang pinagsiselosan niya si Angelo. Pare, baka nagsiselos lang siya. Dahil naagaw na ni Angelo at Yvette, ang attention mo. Siguro nga. Ewan ko nga pa. Isa pa yan si Yvette. May date kami ni Wendy. Walang ginawa kundi mag-beep, mag-text. Kinukulit ako. Bumili daw ng gatas ni Angelo. Bili daw ng diapers. Umuwi na daw ako. Namimiss na daw ako ng bata. Ewan ko nga pa, gulong-gulong na nga ako. Sakit na ng ulo ko sa ganito. Pare, tinan mo na sarili mo. Isa kang lalaking may asawa at anak at may kirida pa. Ganun na ba dati ko, pare? Oo, pare. Kaya matuto kang balansin ang buhay mo. At tayo sa taas. Tingnan kung anong sinasabi mong mali. Ay, nako. Sige. To be the father of my kid. Get a good lahi. Oh, ayan ah. Pinagbigyan na kita. Dadaan ko lang to, sandali lang to. Kailangan ni Angelo tong vitamins tsaka yung gatas eh. Oh really? Bakit? Hindi ba marunong bumili ng gatas at vitamins yung babae nga at ikaw pa dapat niyang utusan? Wendy, ako yung nakapulot sa bata. Tinutulungan lang ako ni Yvette. Kaya kailangan ko idaan to kay Angelo. Look, I just don't understand bakit, why do we have to go out of our way para lang dalin mo agad yung order ng babaeng yan? Hindi naman pa sa babae to, para kay Angelo to, kailangan niya to. Ang ibig mong sabihin, ganun na lang katindi ang pangangailangan ng babaeng yan, makita ka. Ay, nako Wendy, hindi ganyan si Yvette. Talaga? Eh bakit ka natataranta pag pinipage ka niya? Look, I don't wanna talk about this anymore. Bababa lang ako, bibigay ko to kay Angelo at babalik ako. Sige. Sandali lang to, ha? Subukan mo akong iwanan dito. Tingnan lang natin. Pagbalik mo kung nandito pa ako. Sige, umaba ka. Ay, naku, Wendy. Can you please understand? I don't understand. Wendy, please understand. It's for the kid. No, I don't wanna understand. Jonathan, ako kunin ko yung dala mo lang.
Iyak na yung bata eh. Oo nga po eh. Ito nga oh. Pakibigay na lang sa kanya yung gatas at yung vitamins. Oo. Painom mo sa kanya kagad yung gatas ha. Oo. Kaya maraming salamat po. Oh, satisfied? I didn't go down the car. Kailan ka dadaan dito? O, sige, sige. Ako na lang pupunta dyan sa'yo. Kaya ka magkikita. Miss na kita eh. Tagal na kita, hindi na kita eh. Ano? Sige na. Ha? Kailan tayo lalabas? Ikaw talaga, o. Oh. Parang gumawa ko. Magkakilala. Eh, Wen, sandali ah. Punta lang akong banyo. Tsaka yung niluluto ko mukhang susunod ka eh. Ha? Tatawagan na lang ulit kita. Okay? Ha? O, oh, sige. Okay, sige. Okay. Wait for my call. Okay, bye-bye. Hoy! Ano ka ba? Pinabayaan mo na itong bata. Tingnan mo nga basang-basa, oh. Hindi. Ikaw tara. Ano ba naman klase kang ama? Nay, may balak talaga akong palitan siya, eh. Kaso lang, nag-ring yung telepono. Ano? Tumawag si Wendy. Ako, natural. Ano pa nga ba mangyayari? Tumawag lang yung girlfriend mo. Taranta-taranta ka na. Ito. Itong anak mo, ha? Pinabayaan mo na. Iba, paano ko mamatay ito? Sobra ka naman magsalita. Ito na nga, eh. Handa na nga. Ang sobra, ang sobra. Eh, talaga naman, eh. Hindi mo man lang iniisip tong bata. Kaya na awa dito. Paano kung magkasakit to? Anong gagawin mo? Nako, iuwi ko na to. Akin yan. Akin yung mga gamit yan. Lagay mo dito. Iuwi ko na to, ha? Dahil mukhang nakaka-stalk itong bata sa iyo ng girlfriend mo. Hindi lang. Iver, huwag naman ganyan. Ano kung naman ganyan? Saka isa pa, ha? Kunin mo yan. Bilis! Ito pa. Isa pa, ha? Lumalabas dito, ha? Na mas importante pa yung girlfriend mo kaysa dito kay Angelo. Sama. Sandali! Teka! Yvette, sandali! Nabigla ako dun. Alam mo ba? Simula nang dumating ang batang yan, wala ka nang panahon sa akin eh. Lahat na lang ng atensyon, binuhos mo sa batang yan. Di naman, sobra ka naman. Huwag mo sabihin nagsiseryos ka sa isang bata. Ay nako, alam mo dapat nga maawa ka pa nga dito dahil yung mga tunay na magulang nito wala sa kanya, no? It's getting in our way! Hindi ka man dapat na-involved dyan eh. Bakit hindi mo pabayaan kung sino man ang nakapulot sa batang yan? Pabayaan mo siya mag-alaga, siya maghirap! Kay Jonathan, naku, mapapabayaan lang ngayon, ano? Fritz, please naman, no? Konting tiis na lang. Konting tiis? Look at that, si Beth. Dapat mag-date tayo ngayon eh. Pero dahil sa batang yan, hindi na matutuloy. Mabuti pa siguro. Ikuha ko na lang ng yaya yan. Sige, pwede. Pero you just can't hire anybody, okay? Kailangan pumasa muna siya sa akin, no? Okay. Sige. Aalis na ako. I look for a yaya, okay? Correct? Ha? Okay. Say bye-bye. Bye-bye, Tito Fritz. Huh? You don't wanna say goodbye to you? Huh? Dun-d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 un
dirty. Don't eat that. Dirty. It's dirty. Don't eat that. Don't eat that. Are you hungry? You're eating na your tap. Ay, nako. Look who's here, anak. Look, tingnan mo. Meron pa siyang dalang flowers, ha. Alam mo, ang mga lalaki, pag may kasalanan, ang pansuhol nila, flowers. Okay na nga yan. Huwag ka sa akin magpaliwanag, ha. Diyan, diyan sa anak mo, diyan sa bata. Anak, esensya ka na, ha. Napapabayaan kita. Nalilito na kasi ako, eh. Ang hirap talaga pakisamahan yung mga babae. Ay! Teka. Sandali. Huwag mo lahatin, ha. O, sige na nga. Pwera siguro yung mami mo. Siguro ngayon, eh, pwede na kitang isama ulit sa akin. Ha? Ano, sama ka ulit sa akin? Sandali. Pwede, sandali. Ang ibig mong sabihin, kukunin mo si Angelo? Bakit? Hindi ba pwede? Depende. Kasi, depende yun eh. Baka mamaya mapabayaan mo na naman tong anak mo dahil sa girlfriend mo. Ay, nako. Alam mo, nasasakal na ako sa inyong dalawa ni Wendy. Hindi mo lang alam kung anong obligasyon mo sa bata. May obligasyon din ako kay Wendy, ano?
Ang sabihin mo, Jonathan, ha? Yung girlfriend mo. Ay, nako. Napaka-selfish. Hindi marunong umintindi. Di ba ano? Baby? Bakit ikaw? Wala ka bang problema kay Fritz? Hindi ba siya naiilang pag nandito si Angelo pag kasama mo siya? Minsan. Pero ako, hindi ako nagpapa-apekto kay Fritz. At lalong-lalo na, hindi ko napapabayaan si Angelo. Okay? Sige na, sige na, sige na. Siguro mas magaling ka magdala ng sitwasyon kaysa sa akin. Siguro mas mahusay ka na nga. Ulo ko. Pero, can I take Angelo home with me now? I miss the kid already. May magagawa pa ba ako? Diba ikaw naman ang ama niyan? So, pwede. Sandali, antay mo. Papahanda ko lang yung mga gamit ng bata. Excuse me? Wait a minute, baby. Your turn to be with me, kid! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ah, you miss me, ha? You miss me, ha? You miss me, ha? Oh, you miss me, ha? Oh, wah, wah, wah! Ah, lawai! Yeah, what do you want? Hello? Jonathan? Ano? Eh, ba't naman ngayon mo lang napansin na wala ng gata si Angelo? Oo, sige, sige, huwag ka nang paliwanag. Sige, pupunta na ako dyan. Okay. Ano ba naman yung gagawin natin? Bakit ang ayaw ko tumigil sa kakaingat? Miss Kuntre! Ewan ko nga eh. Baka nagugutom. Ano? Ano nagugutom? Di ba kakaubos lang ng gatas niya kanina? Hindi ko alam. Baka kinabag din sa kakaiyak eh. Kanina pa iyak ng iyak yan eh. Uy! Angelo! Uy! Ang gulat ito naman ang iyak na... Uy, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Kanina pa ako. Kanina sinayawan ko yan eh. Oh, ano? Ayaw niya yung sayaw mo. Ayaw niya. Ano gagawin natin? Ano? Ano gagawin natin? Ano gagawin iyak? Uy, ano gagawin natin? Ayaw nga lang sayaw mo. Naniniwala ako misteryoso yung baby na yan. Kasi, nung nakuha ko siya kagabi, hanggang ngayon, may nakita akong ray of light na tumatama sa kanya. Ray of light? Ah, ray of light. Hindi kaya naman naginip ka lang kagabi? Hindi, gising ako. Matagal akong gising bago ko nakita yun. Gising ka? Ba't ka gising? Anong ginagawa mo? Ha? Wala. Hindi lang ako makatulog. Alam mo, yung dating mo, medyo weird ka eh. Umpisa pa lang ang pagkakita ko sa'yo, weird ka na. Pero hindi ko naman maintindihan sa sarili ko kung bakit ako naniniwala sa'yo. Pero alam mo, yung mga sinasabi mo sa'kin, yung umiilaw na basket, yung ray of light, I believe you. Naniniwala ako sa'yo. Buti ka pa nga eh, naniniwala ka sa'kin. Si Wendy, hindi naniniwala sa'kin eh. Ang hirap i-explain sa kanya. Ewan ko ba naman kasi sa girlfriend mo, no? Ba't kasi napinili mo? Ba't ganung klaseng babae? Gulo-gulo. So? Wendy. Kaya naman pala hindi mo na ako tinatawagin eh. Nandito na naman ang mami ng anak mo. Wendy, please let me explain. Jonathan, aren't you getting tired of explaining? Pag nakikita tayo, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag. I'm sick of it. Maybe, you should be more understanding para hindi na mahirapan si Jonathan sa kaka-explain, di ba? I'm not talking to you. Sandali. Taka. Yvette, can you please go up and check on Angelo? Baka gising na eh. Need to talk to her first. Baka naman pag umakit ako ng kwarto mo, magselos yung girlfriend mo. Yvette, please. You want me to talk to me? Okay.
Fine, fine. Wendy, can you sit down and talk? Wendy, please. Pwede ba? Tingin mo naman ako. Ayoko. Sooner or later, mababalitaan ko. Kayo na nung babaeng yun. Kaya mabuti pa. Mag-decide ka na. Wendy, she just cares about the baby. Oh, yeah? Why don't you look at yourself? Para na kayong mag-asawa ng babaeng yun. Minsan nga, feeling ko, ako yung other woman eh. Samantalang ako ang girlfriend mo, hindi siya. Alam mo, Wendy, kung tinutulungan mo lang ako sa pag-aalaga ng bata, wala tayong problema. Kaso hindi mo ako tinutulungan eh. Bakit naman kita tutulungan? Hindi ko naman kaano-ano yung batang yun ah. I want you to decide. It's either me or that girl. Ano? Bakit? I'm serious. Mag-decide ka. Ako ang babae niyon. Labo. Wendy, it has nothing to do whether it's you or Yvette. It's just the kid. I care about the kid. The kid, ha? Huh? Care about the kid? Eh, si Angelo. Paano si Angelo? Si Angelo lang naman ang gusto ko eh. Hindi naman si Yvette eh. Paano ko? Diyan pa na. Wendy! Wendy! Hindi naman kailangan dapat umabot sa ganito. Mabulo ka dyan! Hindi pa ako tapos. Bumalik ka dito. Labo talaga. Nangyari kanina, ha? Okay lang yan. Oo. Alam mo na naman nangyari. Ispita na naman ako ni Wendy. Wala na naman akong girlfriend. Wala na naman. Pero di bali, okay lang yan. Hindi naman ako nagsisi. Tsaka hindi naman ako masaktan. Alam mo bakit? Dahil nandito ka. Nandito ka, kasama kita. Ha? Pero sayang din, tagal din kami nagsama ni Wendy. Sayang din yung panahon. Pero okay lang, hindi mo gagawin. Ganyan talaga. Ayaw niya na, di ba? Ako, gusto ko pa siya. Ayaw na. Diba? Pero basta nandito ka, kasama mo ako. Tsaka kasama kita. Sana ako na lang daddy mo. Oo, bakit? Sana ako na lang daddy mo. Sana si Beth mami mo, ako daddy mo. Ikaw anak namin, di masaya tayo lahat. Diba? Diba, ano? Smile naman dyan. Pasensya na kayo kung din nabigla namin kayo. Hindi na namin nagawang tumawag dahil nagmamadali ang nanay ni Angelo na makita ang bata. Sana ho, inabisuhan niyo muna kami. Nabigla kami sa dating ninyo eh. Kaya nga humingi kami dispensa. Kasi hindi man natin siya masisi dahil talagang matagal niya nang inaanap si Angelo. Eh baka naman ho, careless ho siya kaya ho nawala yung bata. Hindi naman ho dahil sa kapabayaan. Ano yung katunayan na ikaw yung ina ni Angelo? Hindi ko tatanggapin yung birth certificate. Hindi man lang namin alam yung tunay niyang pangalan. Anong proof yan? Ang liwanag ang nagsisilbing gabay para dalhin ako ng liwanag na yon kung saan man naroroon ang anak ko. Maraming salamat nga pala sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa anak ko. Mati pa nang kukunin mo na yun. Maraming salamat na sa inyo. Sana ho kung may pagkakataon, sana makadaan kayo dito para makasama naman namin siya sa Pasko. Oo, basta ho may pagkakataon eh. Oh, sige, papano, engineer. Maraming salamat ha.
Salamat ulit, salamat ulit. Medyo getting late. Are you sure you're gonna be okay now? Naalala ko lang si Angel. Kasi diba ang hilig-hilig ang tumitingin sa mga ilaw? Oo nga. Oh well. Kahit pa paano, he became part of our life. We became part of his life. Swerte na rin tayo. We better learn not to miss him so much. Kasi hindi naman siya atin eh. Siyang mahalin. Hira pala na gano'n, no? You said it. Well, ang mahalaga, alam natin na safe si Angelo at kasama niya yung pamilya niya. So, yeah. At least okay siya. Yung... You should be happy for him. Yeah, you should be happy for him. So, ano, paano uwi na ako? Thanks, Jonathan. Yeah. Thanks rin. Ingat ka on your way home. Yeah, ingat ka rin sa pagpasok mo sa opisina. Hope to see you again. Yeah, maybe one of these days siguro we'll see each other. You know. Pakisara na lang yung gate pagbaba mo. Oo. Sige, ako na bahala sa gate. Basta. Thanks for everything. All right. Go ahead. Bye. Itong gatas para matulog ka na pagkatapos. Salamat. Alam mo, mula nang kunin si Angelo ng kanyang nanay, hindi na napapasyal dito si Jonathan. Hindi rin tumatawag. Eh, baka kung katulad ko nagmumukmuk din. Alam niyo, parang nawala ng meaning yung buhay ko sinara na wala si Angelo. Ang hirap pala magmahal ng hindi mo sanay. Kasi naman eh, kayo hindi pa kayo magpakasal na dalawa ni Jonathan. Di sana meron na kayong sariling anak. Inday, eh hindi pa nga kami magnobyo, no? Papakasal na kami. Hindi nga kayo magnobyo, pero nagkakaibigan kayo. Sa tingin mo, may gusto sana si Jonathan. Anak ko, hindi ka ba nakakahalata? Eh malay nyo, kaya ganun lang yun dahil kay Angelo. Anak, eh paano? Mahina ka sa pakiramdaman. Kaya hanggang ngayon, single ka pa. Ayun na ako, Inday. Sige na, matulog na ako kayo.
Okay na ako. Sige ha, matulog ka naman. Salamat po sa gatas. Mm-hmm. Sige. Hi, Yvette! Yvette! Uy! Hi! Hi! Uy! Sandali, sandali, sandali! Halika, halika! Pasok, pasok, pasok! Uy. Hi. Hi! Morning! Morning! Dumaan lang ako dahil nakita ko to sa bahay. Kaya, Angelo to eh. Baka gusto mo itago. Ba't kita tago? Laruan niya eh. Baka gusto mo eh. Souvenir! So, hindi, meron kasi si Angelo na iwan ni baby blanket niya, kaya meron ako. Ah, ganun? Ikaw, baka gusto mo. Sa'yo na lang yan, tama. Ikaw na lang magtago. Oh, sige, ako na magtatago nito. Papunta ang opisina? Baka malate ka na. Oo, nga eh. Dapat kasi, kanina pa pumunta. Dapat mamaya na lang after nung office, di ba? Yan. Bakit? Eh, wala. Para makapagkwentuhan tayo. Ah, ganun. Oh. Sige. Sige. Mauna ka na. Baka malate ka pa eh. Oh, ikaw din. Baka malate ka sa pupunta pa ako sa site eh. Mm, okay. Okay. Sige, have a nice day. Yeah, bye. Sige, bye-bye. Sabihin mo, mahal mo siya. Ang sabi mo? Sabi ko, sabihin mo, mahal mo siya. Para matapos itong problema mo. Wala naman akong problema eh. Talaga? Eh bakit ngayon mukhang malungkot ka? Samantalang noon, you're full of life. Ay, nako, Bobby. Alam mo, nalulungkot lang ako dahil nawala na si Angelo. Hindi ka tulad dati, madalas ko siya kasama. Eh medyo namimiss ko rin yung bata. Kumulo ko yung sarili mo. Hindi si Angelo ang dahilan. Siya lang ang naging daan para maramdaman mo itong nararamdaman ngayon kay Yvette. May nararamdaman ba ako kay Yvette? Hindi ka bobo, pare. Harapin mo itong feelings mo at buong tapang mong sabihin sa kanya ito. Paano kung wala siyang nararamdaman para sa akin? Hindi mo malalaman ang sagot. Hanggang hindi mo sinasabi ang tapos kong sabihin. Kaya, puntahan mo ngayon siya. After all, you deserve to be happy. Baka naman di kayo ni Wendy makatapat. Baka kayo ni Yvette. Diba?
Ano? Sige, lang ni Gawin. Sige, lang ni Gawin. Next time, Ben. Oh. Jonathan! Buti lang naabutan kita. Dapat ang kay Bet. Meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Ano? Pwede bang ikaw na lang magbigay ng regalo kay Angelo sa DSWD? Kasi parang hindi ko kayang ibigay sa kanya eh. Oh, okay lang. No problem. Para sa kanya ba to? Oo. Christmas Eve na kasi bukas eh, ano? Oo nga eh. Sige, ako na bahala dito. Salamat ah. Dadaan ko na lang sa kanya. Tule, baka meron kang gagawin. Baka may lakad ka, ganun. Ako na lang kaya magdala. Okay lang. Ayos lang, ayos lang. On the way naman eh. Walang problema sa akin. It's okay, no problem. So, may lakad ka. May lakad ka sa Christmas Eve. Okay lang. Okay lang, Yvette. Ako na bahala dito. Ako na magdadala nito kay Angelo. Okay. Matutuwa yung bata. Sige, baka nakaisorbo ako sa inyo. Alis na ako. Yvette, Merry Christmas. Bye-bye. Para sa bata. Maraming salamat. Dati nagpunta ako rito dahil gusto ko magpakamatay. Ngayon, pumunta ako rito para magpasalamat sa'yo. Dahil dinala mo si Angelo sa buhay ko, ngayon natutunan ko kung paano magmahal ng isang tao. The love that grows naturally from an individual person is the best kind of love. Dati sinisisi kita sa mga kasalanan ko, biniblame kita sa mga failures ko, binabawi ko ngayon lahat. Kasi marami kang binigay sa akin at tinuro sa akin na napakabuti. Ay, nako. Kundi dahil sa'yo at kundi dahil kay Angelo, siguro hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Jonathan! Uy! Alam mo? Jonathan! Jonathan! Sandali! Uy! Uy! Huwag kang papakamatay! Sandali! Huwag kang papakamatay! Teka. Bakit? Mahal kita, okay? Okay, mahal kita. Mahal, I love you. Mahal mo ako? Hindi naman ako magpapakamatay eh. Hindi ba? Hindi, pero... mapanig ko naman kasi, ang bagal-bagal mong magsalita, no? Alam naman ako pamandigaw sa'yo. Kaya totoo, mahal mo ako? Kasi alam mo, Yvette, hindi ko alam na yun ang nararamdaman mo dahil matagal na kitang mahal. Actually, in love na nga ako sa'yo. Nahiya ako. Nahiya lang akong sabihin sa'yo. Dahil baka pagtawanan mo ako, pag sinabi ko sa'yo, mahal pa rin kita. Mahal kita. Ay, alam mo, si Angelo, tinuruan na tayo eh. Alam mo, parang sinabi niya sa atin kung ano talaga yung tunay na ibig sabihin ng love. Diba? Okay. You know, Angelo, I don't know, came from nowhere to bring love to this world. He's like a person with love. Mm-hmm. And he taught us how to love. Di ba? Tama. And, alam mo, pasalamat na lang talaga. Nandito tayo ng mga panahon na yun, yung tinatangay siya ng agos, di ba? Okay. Tayo nun. Tsaka, alam mo, isang bagay na natutunan ko, na wala man si Angelo sa atin, pero yung pag-ibig, naiwan sa puso natin. At natutunan kitang mahalin dahil kay Angelo. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Angelo. Merry Christmas, Angelo. Thank you for coming into our life. Merry Christmas, Yvette. Merry Christmas. Ngayon lang ako nagkaroon ng Happy Christmas.